Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God's Ascended Masters, Spirit Guides, Holy Spirits, Universe, Ancestors, Angels, Archangels, and of course, sa mga Elementals. Okay, so today is again, kung kanina, I mean, yung last reading po natin is hindi ko po gusto eh, no? Hindi ko gusto, parang, I mean, it's for the month of October, pero gusto ko sa positive naman po tayo, no? Hoping this reading is full of positive energy yung makuha po natin, kasi yung ganun pong reading last time about parang may inggit issues, no? Or parang andito yung sinamantala, scam, budol, mga ganun, hypnotism, no? Yung mga ganun po, no? So now, hoping po na maging maganda po yung reading natin, ano? Maging maganda po yung pasok ng October sa atin. Doon po tayo sa positive. Pero, yun is serve as one of your parang, awareness and warning na rin po, no? Na kailangan po is hindi po tayo laging kampante sa mga kausap po natin. Hindi porke po pinakita ang kailang kaharap ninyo ng maayos, malumanin na pananalita, is yun na po yung nakikita nyo. No, kailangan po talaga dito is yun, katulad po nun, meron po doon expressive eyes na tinatawag na eye-to-eye contact po talaga, no, nagkakaroon po yan ng ano, parang alam nyo yun, ini-evaluate yung inner soul po ninyo ng tao. So either po sa ganun na po kahiwaga sa spiritual, isipin nyo po, di ba, gadgets lang po ang gumagana, pero yung energy ang lakas. Ganun po ngayon yung frequency na or vibrations na pumapaloob po sa mga may alam po sa spiritual, no? Kaya po kailangan aware po tayo, kasi hindi nyo po alam na yung mga kaharap po ninyo is may alam po pala. So ang nakakaawa po kasi dito is yung mga inosente, no? Yung mga ganun po. So kaya po kailangan talaga for us to be always, no, protected by God, is kailangan po natin talaga yung magbalik loob sa kanya, humingi po ng kapatawaran, at lagi po tayong humingi po ng gabay. O kahit hindi po tayo humingi ng gabay, basta po tayo yung mabuting tao, andyan po yung bibigyan at bibigyan niya po tayo ng mga angels para po tayo ay protectionan. Lahat po ng individual, kailangan lang po talaga dito is magpakatao po tayo. Okay? So ngayon po kukuha po tayo ng okay, so naano lang po ako kasi hanggang ngayon may hindi ako maka-move on dun sa reading na yun. Kasi syempre po tarot reader din po ako, parang hindi po maganda, no, na kumbaga ang ano po ng mga tarot readers is to comfort, no, each and everyone and give them words of wisdom, no, na kahit na po hindi po kayo into spiritual, no, ibang syempre magbibigay po kayo ng mga, though meron po talaga mga negative readings din po, talagang hindi magaganda yung mga, meron din po maganda, at wag po kayo mag-expect na puro maganda ang readings, merong maganda, merong hindi, no, pero yung pong parang sasamantalahin yung kabaitan ng kliyente para ibudol yung mga tipong ganon or what, no, kung ano man ng mga plano, is hindi naman po maganda yun. Kasi ang magsasuffer din po doon, for sure, lahat naman po tayo, especially yung mga nandito sa social media platforms, no, is lahat naman po tayo is may kanya-kanya po sinushoulder ng mga responsibilities. Pero hindi po natin kailangan pong ano, mambudol, yung tipong basta po ganun. Huwag po tayong gumamit ng hypnotismo, no? Especially hypnotism, kasi ginamit po doon sa reading, no, yung nagre-reading. I mean, yung nag-reading ako, yung ang ginamit po dito sa client is more on hypnotismo. So, sa pamamagitan po ng eye-to-eye contacts, no, maybe pinupuntahan po ito sa house, eh. Meron. Pero matagal na po silang talagang may relasyon as a client and a tarot reader. Matagal na, 3-2 years, mga ganun na po. So, andito yung nagkapalagayan na ng loob, naging mag-best friend, parang ganun. So, yun na po. Kaso, end of the day, ang nangyari po is nagkaroon po ng pang-aabuso. Okay? So, gusto ko po muna magpasalamat po sa mga lahat po ng patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga patuloy po na sumusubaybay, nakikinig, at syempre po din po sa mga new subscribers, no, maraming salamat po.
So ngayon po, ito pong reading na ito again is gabay. Okay? Ito po is magsiserve po sa inyo as gabay para po sa araw-araw. Lalong-lalo na po doon sa mga nasa spiritual awakening or tipong andito po may bloodline kayo ng mga healers or kahit hindi po na gumagamot ang mga kulang, gano'n, basta po mga hilot, mga ganyan, or yan, mga tarot readers, may mga pamilya po kayo na ganyan, or healers, yung spiritual healers, ganyan, albularyo, babaylan. So, ito po is para sa inyo. Para po ito sa mga nakakaramdam, kinikilabutan, mga may nakikita na hindi nakikita ng iba, nakakarinig, no, ng mga bulong-bulong, yung mga ganon. So, ang kailangan po natin dito is, kumbaga, ano ba to? Hindi na ko naman po sinasabi, i-claim nyo lahat yung readings, no, pero karamihan po dito sa mga readings na to, kung nandito po kayo sa ganong linya, is makaka-resonate po kayo. Okay? So, let's start. Panginoong Diyos Ama, mahal na Heso Kristo, mahal na Santo Niño, mahal na Birhing Maria, kami po inyong samahan ngayong oras na ito. Bigyan po ng napakagandang mensahe para po sa pagpasok ng Oktubre na amin pong i-expect, lalo-lalo na po ng aking mga subscribers, followers, at viewers. At ako po ay nananalangin na kami inyong patuloy na iligtas ang mga kapahamakan. Disgrasya sa kuna at alam pong klase ng karamdaman na tukso. At bigyan po ng kaligtasan, ay bigyan po ng kalakasan ng pangangatawan, magandang kalusugan, at bigyan po ng kagalingan sa lahat po ng karamdaman. Kami po inyong ilayo sa mga mapanghusgan tao, sa mga mapanlindang na tao, mapang-abuso na tao. Kami po inyong laging gabayan at samahan sa bawat sandali. Maraming salamat po at pakibasbasan muli ang aming mga cards na ito para po makapagbigay ako ng mga kasagutan sa kanila po mga katanungan. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Wala po muna tayo ng 5 cards dito. Ito po yung magiging pattern natin sa ating reading. This is a opposition tarot card. Tagal na rin po nito. Tingnan po natin kung ano po ang message. First message, 7 of Wands. Oh, diba? Laban na labarn. Labarn na labarn ka dito. So, andito yung, for some of you, especially po sa mga healers, no, since as a spiritual naman po tayo, so doon ko po siya ililink. So, andito po yung, most of you, no, is andito na yung marunong na po makipagkombate. Or, sa mga baguhan po kasi, hindi naman po kayo bibigyan dito ni God ng, mga sakit spiritual nang hindi niyo po kaya. No, na hindi po kaya ng inyong kakayanan, especially po sa mga beginners. Pero dito po sa nakikita ko po dito, no, sa 7 of Wands, no, is laban na laban ka na dito eh. Kumbaga, ano ka na dito, a warrior ka na talaga dito, a gladiator. No, na talagang you know how to defense yourself na. No, alam mo na 'yan. So for sure, meron ka na mga pangdepensa dito. So, andito ka na sa point, no? Andito ka na sa level na alam mo na kung paano manalo at ipanalo ang kaso mo sa gamutan espiritual. Okay? This is for the month of October. So, expect nyo po to, no? Na isa na po to sa mga gifts na binigay sa inyo ni God na nakikipag-combate na po kayo or maybe for some of you, nagpapasapi na rin, mga tipong ganon, ano? Okay, so now is we have the Chariot, which is in reverse. So, dito, kahit na in reverse tong si Chariot, ano, still, anong dito yung, you know na, I mean, ramdam mo kung sino yung mga bumibira sa'yo spiritually. Alam mo kung yung mga pains or yung mga nangyayari sa'yo sa physical and even sa surroundings mo, no, is alam mo kung ito is normal pa ba na nararanasan ng ordinaryong tao or ito ba is may kasama ng spiritual. So, nandito yan and kumbaga, and for some of you is, alam mo yung tipong
alam mo na na may paparating na ganito. Napipredict mo na na meron na paparating na ganito. So, parang dito, no, yung vibration mo when it comes to yung mga parating pa lang, alam mo na agad. Just like, parang yung sa mga may gagamutin ka, malayo pa lang, ramdam mo, malayo pa yung tao, or parang nagpaplano pa lang napuntahan ka, alam mo na may parating na ganitong klaseng sakit, or alam mo na na may malalakang pasyenteng parating. Yung mga tipong ganun. So, kailangan mo maging ready. Kaya, andito na rin yung Seven of Wands na sinasabing, andito ka sa point ngayon na madalas ka nang makaka-encounter na pakikipag-combat eh. Kasi, andito na yung meron ka na talagang kakayanan, no? Na para, alam mo yon, makaharap talaga. Or maybe, I mean, spiritually, no? Makakaharap na itong mga, umaatake sa mga pasyente, no? Ay kung sa buhay-buhay mo naman to, no, dito sa mundo, is andito yung palaban ka na rin. And kumbaga hindi ka na para matinag pa, or parang alam mo yon, hindi mo na siya masyadong didibdibin kasi you know now your priorities. Alam mo na ngayon kung saan ka magfo-focus, na parang hindi ka na para magpa-apekto dito kasi andito ka to serve God. Wala nang iba. Mas happy ka dun eh. Yes. So we have the Ten of Swords. You see, yung alam mo, yung bakod, no, na I mean, kung merong ikaw is halimbawa, kasi po pagka nasa spiritual na po tayo, pumasok na po tayo, masarap po sa spiritual, napakasarap po ng pakiramdam kasi andito po yung assurance po na talagang andito yung parang kung protection rin lang po pag-uusapan natin, andun na tayo, wala na po tayo dapat, di ka bahala pa. Dito, sa pinapakita po dito, dahil sa pagiging, yung trust mo is very strong kay God, and, kumbaga, andito yung, never kang nagkaroon ng takot, harapin lahat ng mga problema mo, even the missions na mabibigat na binibigay sa'yo ni God. Andito yung, merong mga nagbibigay sa atin ng mga threats, no, sa mga spiritual, I mean, sa spiritual healers, divine healers, alam po yan, lalo kahit po yung mga Batikan. Andito po yung talagang most of the time, no, especially po kung ang ginagamot po natin is mga matataas na antas din po na mga black magic, mga ganyan, witches, no, is andito po yung talagang aatakihin po tayo. Minsan po talaga makakatikim tayo ng ritual dito, or mismo tayo po pwede nilang bakuran, but hindi po nila maisasagawa yan. Why? Nasa atin po si God eh. And andito po yung kaya nga po kailangan po, sinasabi ko po sa inyo lagi, especially po talaga sa mga healers, especially po sa mga baguhan, kailangan po talaga everyday po kayo nagpe-pray, everyday po kayo magkakarga, no? Hindi lang po, may sinasabi pong iba ang mga healers na in 49 days yung devotion ninyo gawin ko rin in 49 days then noon okay na. For me, that 49 days na sinasabi para sa lalaki at 48 days para sa babae is yan po yung devotion na parang once na nakapag-straight po kayo, nakapag-devotion dyan, is andito po yung pwede na po kayo magkarga ng mga iba't-ibang orasyon, iba't-ibang dasal, especially sa mga Latin words, no? Kasi pagka Latin po talaga po mabigat, meron pong pumuputok ang, I mean meron pong nababaliw, meron pong sumasakit ang ulo, nahihilo, nasusuka. Pagka mga ganun to, huwag nyo na pong ituloy. Okay? So, ang kailangan po doon talaga, magdaan po sa proseso. Hindi po yan sunggab ng sunggab. Kasi pwede pong nakakain nyo po ang Latin, no, na wala po kayo nararamdaman. Pero may kapalit po yan eh. Pwede pong hindi po siya totally fit sa inyo. Ibig sabihin, hindi po nyo po kailangan siyang dasalin ng ganun. Kasi meron po kayong nakaligta ang gawin bago po ang Latin na sinasabi ninyong binibigkas ninyo. Lagi po yan, kahit saan po kayo manggagamot, magtanong, kailangan po mag-devotion muna. Pero after the devotion, kailangan po yung devotion nyo na po na yun, dire-diretso na po yun. Panghabang buhay na po yun. At araw-araw nyo pong gagawin yun. This is a big responsibility. Pero ito po is a very fulfilling, no? After nyo naman po ma-reach yan, or every, pagka natapos nyo po yan, alam nyo pong nakakapagpagaling na kayo, nakaka-comfort na po kayo ng mga tao, napakasarap po sa pakiramdam. So dito po sa pinapakita mo dito sa Ten of Swords, sinasabi lang po na nababaklas nyo po lahat ng mga curses,
hexes, spell works, no, lahat po yan, nababaklas nyo po yan. Okay? So, what else? Last two cards for this. Then, sa oracle cards na po tayo. Okay, last two cards. O, diba? So, we have the sun in upright. O, diba? Kasi talagang, andito yung ano kay, ikaw yung magbibigay ng kaliwanagan. Ikaw yung magbibigay ng kaginhawahan sa karamihan. Ikaw yung magbibigay ng renewal or new beginning sa karamihan. Kung nakikita nyo itong batang to na nakahubot-hubad, ganyan po tayo. Parang ang gagawin po natin sa mga nakakaharap po natin, nakakasalamuhan natin, or even us, even ikaw, collective, no, is sinasabi lang naman dito na ikaw is bumalik sa pagka-inosente na kailangan mong i-maintain na hanggang sa dulo, I mean, hanggang end of your life, is kailangan maging ganito ka or magiging ganito ka. No, kasi nga andito yung sun, which is talagang ikaw yung magbibigay ng kaliwanagan sa lahat at ikaw rin yung magbibigay ng tamandaan sa lahat, sa karamihan. Okay? Also, protection is there. Ikaw din na magpo-protect. Okay? And now, for the last card for our tarot, no, we have this Hierophant in reverse. So, most of the time, ang mangyayari, parang, alam mo yun, ang mostly ma-encounter mo dito, no, is yung mga, akala mong mga tipong mababait sa'yo. Or parang, kailangan mong maging aware dito sa mga ganitong tao na magpapanggap, no, very deceiving, no, or na parang, akala mo ang bait-bait sa harap mo, akala mo mga santo-santito, pero, alam mo yon, pero andito yung inggit. No, andito yung inggit or parang andito yung gusto ka nilang pababain sa trono mo or talunin ka, no, talagang. And also dito sa the Hierophant in reverse na to, possible na ang mga ma-encounter mo dito ngayon, no, dahil andito ka nga sa as pakikipagkombate and andito yung hindi lang isang stick or isang wand ang pag-away sa'yo dito, no, or nakikipagkombate, kundi dalawa yung nakikita ko dito, in which is isa ka lang, pero ganun ka katapang na kahit isa o dalawa, kaya mong pagsabayin, gamutin, kung ikaw ay nagpapasapi. And, yeah, ang mga yan, madalas ma-encounter mo, no, is yung mga matataas ang level sa spiritual. Kasi mataas na rin ang level mo eh. Yun lang naman yun eh. So, tapatan lang yan. Okay? Kasi, kung mga mahihina yan, hindi mo para pasapian yan. Yung iba po kasi napapakiusapan lang. Yung iba po, pwede na po sa tawas lang, pwede sa tubig lang. Pag hindi po tumalab sa tubig, hindi po gumanto ganyan, then, saka ka magpasapi. Pagka ganun po, medyo malakas na po ang karga nung pasyente niyo. Okay? Okay, so let's see kung ano pa yung message. What else? So, yan yung mga expect nyo sa ano ha, sa October. Okay? Indicate. Ano pa ba? Ano pa po ba ang message? So, here, kukuha lang din tayo ng file. Para maging specific lang po yung message, no? Para hindi tayo magkukwentuhan ng bongga. Kasi minsan sa isang card, ang haba rin ng ano ko eh. Litanya ko eh. Okay. So, we have Jesus Christ. Yes. So, sa every battle, no, na pagdadaanan mo, every combat eh, no, na pagdadaanan mo, si Jesus Christ ang kasama mo. Amen. Diba? So, si Jesus Christ, siya yung madalas mong makakasama dyan. No? Siya yung magbibigay sa'yo ng tagumpay sa lahat ang laban mo sa espiritual. Numero unong siya ang nasa likod mo, siya ang nasa tabi mo, siya ang nasa harap mo. Si Jesus Christ. Okay? So, we have the social media here. So, dito sa social media, actually, possible talaga, no, na nandito talaga yung mga backfighter mong mga or backfighter na talagang nagbibigay sa iyo ng mga kung ano-anong curses, spell works, no. But I know for sure na ngayon alam mo na 'yan.
kailangan ka maging prepared, no? Kailangan alam mo yun, kung ikaw is a healer dito, no, make sure na bago ka humarap sa camera, bago ka magti-TikTok, bago ka magbasa ng tarot, bago ka mag-heal, no, is kailangan mong magkarga. Huwag na huwag ka makakalimot. Okay? And now we have the lovely couple here. So, for some of you na nagparang minamanifesto na magkaroon kayo ng maayos sa relasyon, sa ano ninyo, sa as a couple, no, or as a husband and wives, mga ganyan. So, andito yung talagang ibibigay sa iyo to. Jesus Christ nandito. So, hindi kayo pababayaan yan. Kahit na nag-in reverse ang Hierophant ninyo. Pero andyan yung guidance ng Holy Spirit or ni Jesus Christ and God. Okay, so what else? Last two cards. Wow, angels and ancestors. Diba? O, diba? Bukod kay Jesus Christ, alam nyo, angels and your ancestors is na andyan to guide you. And even dito sa new beginning ng buhay mo, actually, sila ang nag-push niyan. Tinulungan ka nila talaga. Sinuportahan ka nila. Ginabayan ka nila ng bonggang-bongga para makarating ka sa kung ano ngayon ang gusto mong mangyari. Kasi I know, etong pagiging warrior mo, etong pagiging gladiator mo sa mundo ng spiritual is one of your desire na talagang matagal mo nang minimithi. And I know, meron ka pang ibang minamanifest. Let's see, malay nyo, next month, no, is andyan na yan. Okay, so we have, yes, Osti, you're a spirit warrior. Ano, meron ka palang team. Since nandito yung, alam mo, ang ganda ng reading mo ngayon. See, kita nyo, meron man tayong hindi magandang, medyo mabigat kanina yung reading, no? Yung bago to. Pero ngayon is talagang bonggang-bongga naman. Bawing-bawi naman, di ba? So, kung kanina nandito nga tayo sa first card sa tarot is you are a warrior. I told you are a warrior, you are a gladiator. Now, may spirit team ka naman dito na pupuksa dito sa matataas na level na mga kalaban mo sa spiritual, which is in the Hierophant in reverse. So, leave it to them. Leave it to your spirit team warrior. Sasabayan ka nila. Actually, sila muna bago ikaw. Patitikman muna nila yan bago ikaw. Ikaw ang finale. Pinoprotektahan ka rin kasi nila. Okay? So, let's see. Dito naman, kabila. Okay, so let's see. Okay, so let's see kung ano pa. Charing! Oh, God chose you. Diba? God chose you to kill them all. Those demons, those entities, no, na talaga namang mapag-abuso, mapanakit, no. See, Jesus Christ is there. God chose you and you are a warrior, you are a gladiator. What else? Ganun kaya, nako, yung mga bumabanat talaga sa iyo, mga bumabati ko sa iyo, like do sa kabilang reading natin about the tarot reader and the client issues, no. Naku, Diyos ko, pagsisisihan ng malupit ng tarot reader yun. Ay, dalawa pala to. Okay, so we have the evil eye. Yes. Ito halos ang laging bumabato sa'yo sa social media. And ito yung mga backfighter talaga. Kasi hindi naman ito nagpapakita talaga eh. Ito mga evil eye na to. Invisible to unless meron kang vision. Sa vision po nagpapakita to. Ang dami ko nakikita nito sa vision. Na talagang espiya. Kung ano yung mga nalalaman ko, nalalaman din nila. Kasi nandun din sila sa vision ko. Diba? Kaya bago ako mag-vision, bago ako mag-gala, bago ako mag-astral, I'll make sure na lusaw muna sila. Mga bulag na sila. Pagtututusukin ko muna mga mata nila bago ako maglibot. Okay? So we have the yes and the lovely couple. Lovely couple and yes is magkasunod. Amen! It's because of ito yung talagang pinagpipray mo ng bonggang-bongga.
Diba? Ganyan kabait si God. Ganyan siya magmahal. Pero wag niyong aabusuhin. Yun lang po yun. Kaya nga po tayo binibigyan ng gift para po makapagbigay. Pero hindi po tayo binibigyan ng gift para po pagka meron pong kumanti sa atin, eh, ibig sabihin tayo po ang mananakit. Mali po yun. Okay? Yun po ang alisin ninyo. Hindi po tayo binigyan ng kakayanan at kapangyarihan para po pagka minakit sa atin, eh, tayo na po ang mananakit. Still let go, let God. Wala po tayong karapatan dun. Sila pa rin po yun. Sila lang po ang may rights. Tayo po ay dapat na magpagaling. Hindi po makapanakit. Okay? And now, with the help of your angels and ancestors, no, yung crown chakra mo, it's just like the sun na nagliliwanag. Na talagang, ano ba nang bukod sa nagliliwanag? Kumikinang yorn. No? Kumikinang siya sa liwanag. Ganun ang crown chakra mo ngayon. Ganun yung katindi, kalakas ng psychic abilities mo yun. And kasi dito kasi, no, kung ang crown chakra mo dito is talagang, I mean, napakalakas na this month, this October, no, this coming October, no, expect nyo po to. This is talagang mangyayari po in Jesus' name this month of October. Na talagang yung crown chakra mo dito, or, I mean, yung how you communicate to the other side, to the spiritual realm, is talagang para ka nakikipag-usap sa tao. Maririnig mo sila talaga, promise. Maririnig mo sila. See, bakit ka na tinutulungan ng spiritual warrior mo? It's because of your pure heart. Na andi dito yung wala kang pakialam na kahit paputulang ka ng hininga habang ginagamot mo ang pasyente mo na sinasapian na sinasalbahe ng malakas na mangko. Kaya nandito ang mga spiritual warrior. Kasi wala kang pakialam sa disgrasyang aabutin mo. Na buong tapang mong gagawin to, pero hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. That's why andito sila lagi sa'yo to the rescue ang spiritual warrior mo. Kasi you have this pure heart. Mas gusto mong makapagpagaling, parang wala kang pakialam kung babalikan ka or anuman. Basta ang alam mo, mapagaling ko itong kaharap ko. Ganon kataas ang faith mo kay God. Kaya ganon din si God sa'yo na talagang pinadalang ka ng isang batalyon na spiritual warrior. Okay? Simple as that, no? Yan yung reading. Pero for sure may ano to, continuous to. Kasi this is more on spiritual, no? Yung gift sa'yo. No? Pero I think tomorrow mag-aano ako ulit, mag-reading ako dito. Aga, kukuha tayo ng part 2 nito, no? Kasi ang ganda ng reading mo. Ang ganda. So, i-review ko to, or siguro pipicturan ko na. Ngayon pa napipicturan para hindi ko makalimutan. Kasi, para ano ko siya. Kasi very interesting to ngayon. So, kailangan ko tong i-review para magkaroon ako ng pattern sa next reading. Okay? So, sa mga naka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell. And click like and share na rin po ano para po updated kayo lagi sa readings. And sa mga gusto po pong magpa-reading, magpa-healing, cleansing, ritual, nandiyan na po sa description box ang aking contact details. And also yung mga gusto pong mag-avail ng mga amulets, medallions, oil, candles, yung mga ganyan. Okay? So, close your eyes now para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope. Bye!